po tayo. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 11. Basahin po natin, napakaganda po ng Word of God. Sabay-sabay po nating basahin. There is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. A time to give birth and a time to die. A time to plant and a time to uproot what is planted. A time to kill and a time to heal. A time to tear down and a time to build up. A time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. A time to throw stones and a time to gather stones. A time to embrace and a time to shun embracing. A time to search and a time to give up as lost. A time to keep and a time to throw away. A time to tear apart and a time to sew together. A time to be silent and a time to speak. A time to love and a time to hate. A time for war and a time for peace. What profit is there to the worker from that in which he toils? I have seen the task which God has given the sons of men with which to occupy themselves. And verse 11, He has made everything appropriate in its time. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. Thank you, Father God, for the time that we can communicate with you, for the time, Father God, sa season ng bawat isa sa amin. And thank you, Father God, this morning, that the Holy Spirit will be upon us and you will bless the words, Lord, that will be preached today. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Pwede na po tayo umupo. Okay. Sabi nga dito, di ba? Napakaganda po ng umaga natin ngayon. Maganda ang araw. Kung napapansin po natin, halos isang linggo na tayo ay naapektuhan ng pagbaha. Wala naman pong bagyo, pero maraming binuhos na ulan ang langit. Masasabi natin na talagang tag-ulan na nga. Amen? Tag-ulan na ngayon. Sabi dito, sa seasons daw ng ating buhay, by the way, ang ating pong title, When Seasons Change. Sa Tagalog po, sa pagpalit ng panahon. Parang kanta ni Isaiah, ano? Pero yung sa kanya, sa pagdating ng panahon. Kailangan daw po natin ay timing. Na ang timing daw po ay napaka-importante sa ating buhay. Timing is just exactly, tama-tama, hindi na advance o hindi na late. Sabi nga dito, good timing daw pag yung isang nagba-basketball ay nag-shoot ng ball, at nasa area pa siya ay nag-3 points na na-shoot. Good timing, di ba? Wrong timing. Kung ikaw daw ay gutom na, pagtapos yung niluluto mong hinihintay mo, kumukulo na, biglang nawala ng gasol at wala ka pa namang kapera-pera. Wrong timing, di ba? Sasabihin na iba, wrong timing, kaupo ko pa lang i-offering na. Di ba? Hindi naman ganyan, di ba? Sabi dito, the secret to peace with God is to know the proper timing in our lives. Sabi niya, you can do this by discovering the seasons of your life. Sabi nga, life is about change. We experience changes sa ating buhay. Ang tanong, gusto ba natin pag may changes sa buhay natin? And I know all of us will say, no, ayoko na may changes na mangyayari sa ating buhay. Sabi nga dito, but life is all about change. Just think of it. Sabi niya, we lose about 150 to 200 strands of hair every day. Oh, diba? Lalo na sa mga kababaihan, sa kalalakihan. 150 to 200 strands daw ng buhok ang nawawala sa atin. But the good thing is, pinapalitan niya ng Panginoon. Change is simply the reflection of progression, ang paggalaw, pagbabago sa buhay natin. Tingnan nga po natin yung progression ng buhay. Ayan. Sabi niya, yung little girls grow
to be beautiful young ladies who become loving wives and mothers. And then, as the men know, they become menopausal. Ayan, di ba? Nagsimula siya sa very beautiful little girls. On the other hand, little boys grow to be bundles of hormones, who grow into bigger bundles of hormones, and eventually turn into grumpy old man. Yan. Grumpy old man. Mga kalalakihan, yan daw ang kauuwian nung lalaking, hindi naman. Pero di, wala dito yan sa mga tigataytay kasi lahat kayo ay mga ano, di ba, man of God. Yan. Ang grumpy, ibig sabihin, mainitin ang ulo, dissatisfied, di ba, pikon. Okay? Ang pikon talo. Today, we will talk about the transition of seasons of our life. Yung pagbabago ng panahon sa ating buhay. Sabi nga, different countries have different seasons. Yung iba po, meron silang four seasons. Yung spring, summer, fall, and winter. In the Philippines, we have two. Ni-research ko po ito, pero baka may makita pa po kayo. Ang nakita ko lang po ay yung pong wet season, that is May to October, and dry season, November to April. Pero sinasabi natin, pagsapit pa lang daw ng September to December, ano na yon? Christmas season. So nagdagdag tayo, Christmas season. Okay. Sabi nga dito, it is in the transition between this season na nagkakaroon daw po ng adjustments at napakahirap sa ating buhay. Lalo na daw po pag ang transition ay sa family na kung nagkaroon po ng hindi maganda sa pamilya. Kung nagkaroon daw po ng isang miyembro ng family natin na may sakit o kaya ay mamamatay na o kaya maraming pagkautang. These are the most difficult transition ng buhay natin na minsan yun ang napakabigat. Si King Solomon po, a man who had everything. Pag sinabi po natin si King Solomon, kilalang kilala po siya. Meron na siya lahat. Name it and he has it. Kahit ano pang gusto niya, meron siya. But he became unsatisfied. Nagkaroon siya ng diskontento sa mga huling araw ng kanyang buhay. At dito po na isulat niya ito pong Ecclesiastes 3:1-4. Sabi niya, for everything there is season, a time for every activity under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant, a time to harvest, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build up, a time to cry and a time to laugh, a time to grieve and a time to dance. God has made everything beautiful for its own time. Ano po sinasabi ni Solomon dito? Ang sinasabi po niya, nanlikhain ng Diyos ang tao kasama po sa buhay natin yun pong mga changes na mangyayari sa ating buhay. Sabi niya, life is full of contradictions, di ba? Life and death, sad and happy, di ba? Sabi dito, we may not have control over what season we will experience. Hindi daw po natin makukontrol kung ano yung season ng buhay natin na ma-experience natin. But one thing for sure, we have the control kung paano po natin tatakbuhin yun pong season sa buhay natin na dumating. How do we respond dun po sa mga seasons ng buhay natin? Number one is, we need to discover the season of your life. Ayan. Discover the season. Sabi nga, ang farmer daw always know the season of the year when to plant and to have a good harvest. Nararamdaman po ng farmers yan. Yung exact timing, sabi nga dito timing, kung kailan siya magtatanim na siya ay mag-harvest ng bountiful. Tinitingnan niya ang lupa, tinitingnan niya ang tubigan, tinitingnan niya ang seeds, tinitingnan niya ang langit. Sabi nga, there is a right fruit for that season. Naniniwala po ba tayo? Kung tama po at na-discover mo ang season ng buhay mo, sabi nga dito, there is a right fruit for every season. Hindi niyo po ba napansin, noon pong summer, anong uso noon? Yun po yung duhat, lansones, ano ba? May mga atis, lansones ngayon po yan, di ba? Siniguelas. Sabi nga dito, kainin daw natin yung fruits
that is in season. Bakit po? Kaya yan nilagay ng Panginoon sa season na yan because may purpose. Maganda sa ating katawan during that time na sila ay in season. Sabi nga, meron namang mga fruits na the whole year round, nandiyan siya, wala siyang panahon. Ano example po yun? Hindi man po ta tumutubo sa atin masyado ang apple, pero every day, every ano po, makikita natin that there's an apple sa palengke o kaya sa groceries. Bakit po? Eh di ba sabi ng doctor, an apple a day keeps the doctors away, di ba? So makita natin na kailangan. Yung season nila, kailangan natin. Sabi niya, wag daw ikaw maghanap ng prutas na lumipas na. Bakit? Eh wala na, tapos na eh. Nakalipas na, nakaraan na. Pero hindi natin maintindihan bakit po yung nagliliyang hinahanap na prutas eh yung wala sa season. Diba? Kakaiba. Yun yung sinasabing contradictions. Okay? Sa buhay natin, discover po natin ano po yung season ng buhay natin sa mga oras na ito. Kung ang season ng buhay mo is crying time again, then cry, di ba? Kung ang season ng buhay mo is celebration, then celebrate, di ba? Sinasabi nga dito, lumakad tayo ng tamang lakad sa kung anong ang panahon sa buhay mo. Sabi nga dito, kumilos ng ayon sa takbo ng panahon. Kung ikaw ay isang youth, ang takbuhin ng buhay mo ngayon ay kayo mag-aral, di ba? Mga estudyante. Elementary, six years. Pagdating ng high school, 4 years. Pagdating ng college, 4 or 5 years. After that finish, bakit po tapos na yung season mo? Kasalanan mo pag hindi mo natapos ang pag-aaral mo sa season na itinakda sa'yo. Bakit po? Malalampasan ka ng iba. Yung iba ay nag-work na, umaani na, ikaw nag-aaral ka pa rin. So, yan po. Kung tayo naman po ay mga young couples, you're just starting to build your family, ayusin po natin ang pagsisimula, ang pagpapag-ayos ng ating family. Bakit po? Because that will be the foundation of your family. Ayusin po natin habang tayo po ay mga bata pa. Sa church po natin, ang takbuhin po ng church natin ngayon is about cell group. In the 80s po, hindi po cell group ang pinag-uusapan natin. It's more on Bible studies, di po ba? Evangelistic crusade. Yun po yung time noon because that's the season during that time. But ngayon po, ang season po natin, nararamdaman niyo po ba ang takbo? Even in the churches ngayon, ang takbuhin po ngayon is about cell grouping. So sinasabi dito, yun po ang takbuhin ng ating church, then join. Huwag po tayong killjoy dun po sa ginagawa sa atin. Sabi niya, bakit po kailangan sumabay tayo sa takbo ng panahon? Kasi po maiiwan tayo. Correct? Sabi niya, kung crying time ka, umiyak ka ng umiyak during that time. May season naman na titigil din yan eh. Bakit po? We need to move on. Kasi baka tapos na yung season mo ng kakaiyak, iyak ka pa ng iyak, nasa denial stage ka pa, naiiwan ka nung season mo. Imbis na nag-harvest ka na ng joy, ang hina-harvest mo pa rin ay tears. Sabi nga dito, when we discover kung ano po ang season ng buhay natin, change should be managed, but it should not be manipulated. Pag nakita na po natin, na-identify natin, then manage that season of your life. At sabi nga dito, pag nakita mo kung anong season ng buhay mo, kaya mo bang ipagkatiwala sa ating Panginoon yung season ng buhay mo? Sabi nga dito, kaya mo bang ipagkatiwala ang sitwasyon mo and even the future and even the timing ng ating Panginoon? Baka ang timing ng Panginoon ngayon na ayaw mo pa. Lord, hindi pa timing. Sabi, Lord, timing na ngayon eh. Humilos ka na. Lord, hindi pa. Gusto ko pang mag-mourn. Lord, gusto ko pang mag-emote-emote. Di ba? Sabi nga dito, sabi sa Ecclesiastes 7:13-14. Okay. Accept the way God does things. For who can straighten what He has made crooked? Enjoy prosperity while you can. But when hard times strike,
realize that both come from the Lord. So sinasabi nga dito, si Solomon po is striving this to urge us to accept our situation and not to try to change or avoid that season. So sinasabi ni Solomon dito, sige, nandiyan na yung sitwasyon, pero tingnan mo. Kasi kung minsan, ang masama at maganda, galing pa rin sa Panginoon. Diba? At iisipin po natin ang promise ng Panginoon dun po sa Proverbs 3:5-6. Kaya ba nating ipagkatiwala ang sitwasyon ng buhay natin at this time? Sabi nga dito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your paths straight. Nalala ko po last year, the same time last year po, maayos naman po, sinasabi natin ang changes ng buhay, hindi po natin alam. Last year po, yung sister ko po, yung bunso namin, she was diagnosed of lymphoma. So, alam niyo po ba yon? When you hear the not so good news in the family, anong tendency po natin? Talagang downhearted tayo, nagkakaroon tayo ng pagkalungkot. So, sinamahan po namin siya all throughout the process. Nag-chemo po siya, sinamahan namin siya. Hanggang natapos niya for almost a year po yung proseso ng kanyang paggagamot. And one thing po na nakita namin doon, during that time po, nakita namin kung gaano kami ka-solid, kung paano kami ka-prayerful, kung paano kami lumapit sa ating Panginoon. At sabi nga dito, when we try to manipulate things in life, we may miss out on what God has planned for us because the best place for us para po matuto is in the classroom of change of life. So nakita po dito, hindi po kami lahat Christians because some are still in the other side. Pero nakita po namin yun pong paano kami pina-strong ng ating Panginoon. At sabi nga dito, remember that there is a purpose for every process and there is a reason for every season. Dumadaan po ang season ng buhay natin sapagkat meron pong nakahandang pagpapala ang Panginoon sa atin. Sabi nga dito, don't make permanent decisions based on temporary conditions. Gaano ba tayo kabilis mag-desisyon pag dumating ang mga hindi magandang season sa ating buhay? Minsan, meron tayo sinasabi nga namin, moments of insanity. Alam niyo po ba yon? Moments of insanity. And I believe each one of us minsan nakaka-experience nun, di ba? Nagiging hasty tayo agad to decide on things. Hindi na tayo nag-iisip. Bastang agad-agad, gusto ko ito yung decision ko. At sinasabi nga dito, don't make permanent decisions based on temporary decisions. Ang problema lang naman, ikakarampot eh. Hindi lang kayo nagkaintindihan mo sa isang bagay. Ang gusto mo agad, hiwalay agad, di ba? Hiwalay agad ang puti sa pula, di ba? Naalala ko po, yung isang very close to us, last year lang po sila kinasal. Talagang grande. Then all of a sudden, last week lang po, we heard, nag-file agad ng divorce. Biruin nyo yun. Diba? Hasty decisions. Permanent decisions. Meron na agad pirmahan ng divorce. Diba? Sabi nga dito, pag dumadating po tayo sa seasons ng ating life at nakita po natin na ito ang sitwasyon ko ngayon, hindi medyo maganda, sinasabi po dito, meron pong pangakong ating Panginoon. Sabi dito, quitting is not an option. Hindi po ang pagtutol at yung quitting. Ayoko na. Hindi po option yan. There's always a room for maayos natin ang bawat isang bagay. Sabi nga sa Galatians 6:9, so let's not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Sabi nga dito, hindi man nagiging maganda ang mga bagay-bagay sa buhay mo. Napakaganda po na sinasabi sa Galatians. Sabi nga, di ba? Sabi nga, quitting is not an option. So let's not get tired of doing what is good. Huwag po tayong mapagod kung alam po nating maganda at mabuti ang ating ginagawa. At sinabi dito, at just the right time, sabi niya, blessings will come. A good harvest will come if we will not give up. Sabi niya, at
kailan naman yung right time? Sabi mo sa katabi mo, kailan yung right time? When is the right time? Sabi niya, hindi ko rin alam. Kayo alam nyo? Hindi, di ba? Wala po nakakalam when is the right time. Sabi nyo, we don't know but God does. Alam po ng ating Panginoon. Paano po if you will just follow His command, you will reap the harvest. Di ba dito? So, pag na-discover daw po natin, yun pong ating seasons ng buhay natin at this moment. Sabi natin, huwag daw po nating i-manipulate. Hayaan po nating it will just flow. At sabi nga dito is, hayaan po natin, do not grow tired doing good because we will reap a harvest. And another thing po, number two is, pag na-discover mo na what is the season in your life at this time, accept the season in your life. Diba? Tanggapin mo. Kasi deny-deny pa tayo eh, diba? Nagdi-deny tayo na ito na talaga ang sitwasyon ngayon. Pero hindi, Lord. Maganda. Alam ba yon yung pilit mo? Yun sinasabi natin, minamanipulate natin yung situation. Sabi nga dito, then accept the season in your life. No matter what is that season, you need to accept it and hope that it will be finished. Ayun po, kung ano man po yung sitwasyon ng buhay natin ngayon, ano yung season na yan? Yan ba ay wet season, dry season? Is it summer, winter, fall? Whatever it is. At sabi nga dito, gaano man daw kabigat, kagrabe, kahigante ang seasons ng buhay mo ngayon, sabi nga dito, it has an end. Sabihin mo sa katabi mo, matatapos din yan. Amen. Naniniwala po ba kayo? Sabi nga ni Kim Atienza, weather lang yan. Tandaan nyo, hindi pwedeng hadlangan ng anumang sitwasyon sa buhay ang pag-andar at pagbabago ng panahon. Di po ba? Hindi pwedeng hadlangan kung ano man ang sitwasyon mo ngayon sapagkat aandar at aandar, magbabago ang panahon. So far, ang pinakagrabing baha at bagyo na ating naranasan ay yun pong undoy. Di po ba? Naalala niyo po ba, may preaching si Pastor during that time, yung ugoy ni undoy. Bakit po? Kasi napakalaki po talaga ng iniwan sa atin sa bawat isa, sa Taytay, dito po, sa Ortigas, di po ba? Ngunit, ang undoy po, hindi siya nag-stay forever. Meron lang siyang time frame. Meron lang siyang time limit. Okay, 6 hours, 24 hours, di ba? 36 hours, hanggang dyan ka lang. Lilipas at lilipas din ang problema. Wala siyang option but to live. Ganun po ang sinasabi natin. Ang problema at unos daw ng buhay ay nakikiraan lang, correct? At huwag mo namang patirahin, okay? Eh, nakikiraan lang yan, in-invite mo pa, welcome, halika dito, di ba? Sasabi dito, dito ka muna, kapi-kapi ka lang muna pag may time, di ba? Hindi po ganun. Wala pong sitwasyon sa buhay natin, natitigil na yan. Isipin po natin, araw-araw po, nagbabago ang panahon. At ibig sabihin din po, ano man ang sitwasyon natin, titigil din at titigil yan. Okay, hindi po titigil ang pag-andar pa dahil lang sa isang question. Pag maganda, sinasabi natin, Lord, sana huwag nang matapos. Meron bang ganon? Pag napakaganda, hay na hay ka, ang ganda-ganda ng buhay mo ngayon. Ah, wala kang sakit, masaya, you have everything. Lord, sana huwag nang matapos tong araw na to. Hay na hay ka, kasama yung ka-holding hands. Lord, sana huwag nang matapos tong maghapon na to. Ngunit pag hindi maganda, Lord, ah, please lang ha, Lord ha, paalisin mo na ito, Lord ha, di ba, ganon. Sabi niya, what is our response in accepting the seasons of our life? Di ba? Sabi nga doon, focus your faith, not on your frustrations. Di ba? Lahat tayo, ang pangarap natin ay maayos at magandang buhay, pero bakit parang iba ang nangyayari? Tama? Correct? Diba? Lord, inaayos ko naman. Pinilit ko namang palaki ng maayos ang aking mga anak. Pinipilit ko namang maganda ang aming pagsasamang mag-asawa. Nagsusumikap naman ako, diba, na magtrabaho at kumita. Pero parang ang nangyayari ay different. Ang result is different from what I'm trying to do. Bakit daw po?
Probably because God knows better. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi man natin maintindihan, ngunit isa lang alam natin, may sagot ang Panginoon dyan. God knows when we get comfortable and we tend to start to become lazy at parang tayo papetik-petik na lang. Alam ng Panginoon yon. At sabi nga, the toughest test is not the poverty but that of prosperity. Ang pinakamatinding test daw ng buhay natin ay hindi yung ikaw ay hirap na hirap. Sino po ba dito hindi nakaranas ng kahirapan ng buhay? Kung magkwentuhan po tayo ng hirap ng buhay, siguro talaga namang babaha ng luha dito, di ba? Ayun, di ba? Marami nakaka-relate kahit kami po, di ba? Nalala ko po, maliliit pa kami. 12 po kami magkakapatid. Ang tatay ko po sundalo, lasinggero pa, o di ba? Tapos, di ba? 12 kami, paano kami mag-aral? Pero praise God po, nakatapos kami ng lahat kami ng college, ha? Exclusive schools kami. Yan, okay. May tumulong po yung lola namin. Pero alam po, dumadating yung time noon, ang inuulam namin yung ano, yung kanin, lalagyan mo ng ano, ng mantika at saka toyo. O kaya, natatawa kayo talaga po ganun. Sa dami kaya namin, pagtapos yun pong ano, yung kanin, sasabawan mo ng ano, ng kape. O di ba, papasok na kami noon. Pasok ang baon namin, 5, di ba? O yung ngayon, magkano ng baon ng mga bata? Sabi ko daw, ang toughest daw na napagsubok sa buhay, hindi yung ikaw ay walang-wala pa. Bakit? Sabi dito, ito daw yung time that you are in prosperity. Naku, sino ba ngayon ang very prosperous at this time? Sabi niya, bakit po? Sapagkat pag ikaw daw ay successful and comfortable, we are most vulnerable to forget our dependence on God. Basahin po natin, Deuteronomy 8:2, sabi dito. Medyo mahaba, pero maganda po ang salita ng Diyos. Sabi dito, you shall remember all the way which the Lord your God has led you in the wilderness these 40 years, that He might humble you, testing you to know that was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Beware that you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments and His ordinances and His statutes, which I am commanding you today. Otherwise, when you have eaten and are satisfied and have built good houses and lived in them, and when your herds and flocks multiply and your silver and gold multiply and all you have multiplies and all that you have multiplies, then your heart will become proud and you will forget the Lord your God who brought you out from the land of Egypt, out of the house of slavery. Tingnan niyo po, sinabi dito, sabi na, baka makalimot tayo. Hindi po sinabi, sabi ng Lord, you will forget. Bakit po? Biruin niyo ba? Dating wala ka naman, biglang-biglang nag-multiply ang iyong wealth. Dati wala ka naman, kumakain ka lang sa turo-turo. Ngayon kumakain ka ng Jollibee hanggang hotels na yung kinakainan natin. Sabi ng Panginoon, ang Panginoon po nagbigay ng warning. When all that you have multiplies, pag ikaw ay naniniliyaw na dahil sa ginto, di ba? Pati ngipin mo ginto, ang kwintas mo ginto. Sabi ng Panginoon, baka o talagang makakalimutan mo ako. Kasi po, during that time na ikaw ay kulang at hindi sapat, alam niyo po ang tawag namin, Lord, bigyan mo kami ng pagkain. Lord, magpadala ka ng anghel. Lord, magpadala ka ng pusa na may dalang isda o kaya may dalang manok, di ba? Sabi natin gano'n, lahat na ipipray natin. Pero when you're on top and you have everything, alam mo po, sarap ng matulog, di ba? Sarap, kumain ka, busog na busog tulog. Pag-ising mo, wow, plentiful. Feast time, di ba? Binigyan po tayo ng warning. Sabi ng Panginoon, ingatan natin. Sabi niya, baka daw tayo makalimot. And another thing is, we should know the time, the season of our lives is, we need to appreciate the seasons of your life. Okay?
Ano man sitwasyon mo, ikaw ba ay nasa wet season, nasa dry season, o ikaw ngayon ay nasa Christmas season na, di ba? Nararamdaman na natin ang panahon. Doon po sabi sa Antipolo, malamig na. Punta po kayo sa Antipolo. Ayan, malamig na po. Sabi dito, appreciate the season of your life. Sabi nga dito, each season of our life has its own beauty. Correct? Bawat season daw ng buhay natin ay merong beauty. Sabi nga sa kanta, He makes all things beautiful in His time. And each season has its own story to tell. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Last year po, nagkaroon kami ng season ng hindi maganda. Hindi naman morning yun kasi di ba? Parang hindi medyo maganda. Ngunit alam niyo po kami, we are now in the season of celebrating. Bakit po yung sister ko, tapos na po yung kanyang treatment. Ngayon po, bumalik na siya sa trabaho niya. Yun pong kanyang hair na talagang nag-fall down. Hindi naman talagang tinanggal lahat. Alam niyo po, it's springtime. Talagang umuusbong na po yung kanyang buhok. Di po ba? Sabi ni Dion, each season has a story to tell. Each season has its own beauty. Ang nakita ko pong beauty during that time last year, yun pong aming pagkakaisa, yun pong aming paglapit sa Panginoon. Maging naging closer po kami magkakapatid. At alam niyo po ba, last week lang, umabsent ako, sabi niya, halika, mag-field trip tayo. Field trip, ha? Tawag po namin yung magkakapatid. Pag may pupuntahan kami sama-sama, halika, field trip. Field trip namin, pumunta po kami sa Divisoria at namili ng mga kung ano-ano lang po. Field trip. It's a year of celebration. After the days na hindi masyado maganda, then let's celebrate. Sabi niya, each season has its own story, its own beauty. Nakita po namin ang beauty ngayon because of healing that is coming. Yung pong kabutihan ng Panginoon. I was able to share ko lang po, experience yung ma-appreciate yung season. Sabi nga nung, ang season daw ng buhay natin, merong maganda na dapat na-appreciate natin. Years ago po, share ko lang po, nung pumunta pa ako sa Norway, inabutan ko po doon during that time is yung kanila pong summer season. Yun po yung time na alas 11 na ng gabi, tirik pa ang araw, kaya nga tinawag silang Land of the Midnight Sun eh, di ba? Ayun po, talagang sila, mga enjoy na enjoy po nila summer. Bihira po kasi ang sun na makakita sila ng sun. Kaya makikita mo po ang mga tao, sobra sa park, nandun lahat sila, nakabilad, nakahiga. You know, lahat ng mga bintana nila bukas. Ang mga buntis, alam mo, nandiyan sa kanila, nakataas ang damit. At pinaarawan yung kanilang mga tiyan. Sobra po nila nai-enjoy. So nakita po namin, everyday po nandun ako, nakikita ko yung changes. Sobrang mainit, hindi kami nagja-jacket. Habang kundi hindi lumalamig, nararamdaman po yung pagbago. Ito yung sinasabi natin, hindi natin mahadlangan sapagkat dadaan at dadaan na magkakaroon changes po sa panahon. Hanggang nakita po namin, yung araw, medyo dumidilim na ng maaga hanggang naabutan ko na po yun, ng pagising namin sa umaga. Sabi ko, bakit kaya puti-puti nung mga grass? Ayun pala, nagsisimula na pong yung tumigas because mag-snow na, mag-autumn na. Yun pong pagtingin ko doon sa harap, sa labas, puro fine trees po yun. Nakita ko, dumating po ako, green na green siya. Pero everyday po, nakikita ko yung changes from green, nagiging yellow, nagiging orange, nagiging red. Sabi ko, Lord, each season has its own beauty. Nakita ko po yung beauty ng summer nila, how they enjoyed. Nakita ko po yung pag-change ng season. Nakita ko po yung beauty na kung paano pong dumadaloy doon. At sabi nga dito, whatever is the season, look for the beauty of that season. At pag nakita po natin yon, we should be grateful rather than grumble. Diba sabi niya, during the seasons of change, we need to be thankful and grateful for all that we have and all that God has provided rather than being discontented or grumbling about our circumstances. Sabi nga dito sa Ecclesiastical 3:12-13, I know that there is nothing better for men than to be happy and do good while they live, that everyone may eat and drink and find satisfaction in all his toil. This is the gift of God. Ano daw po ba yung gift of God? Ang gift of God po are the simple things that are freely given. Diba? Ang araw, diba? Ang ulan,
tayo kumain, uminom, meaningful work, the rainbow, the sunset, friends and families. Na-enjoy niyo po ba yan? Sabi niya dito. Kahit ano daw po ang dumating sa buhay natin, i-enjoy daw po natin ang mga bagay na yon para tayo magkaroon ng peace within us. Sabi nga, God has set everything for its time, so enjoy yourself. You should make the best of each event and of each season sa mga changes. You should enjoy life. Sabi niya, bilang Kristiyano, it's okay lang po na i-enjoy natin ang ating buhay. Huwag naman tayong KJ, di po ba? Pag sinabing Kristiyano, ay, hindi na pwedeng ano dyan, magkantahan, bawal yan. Ay, Kristiyano, ay, hindi na pwede, ano, marami ba? Hindi po. Let's enjoy life. Enjoy your children habang bata pa sila kasi dadating po yung araw, aalis din po sila at mag-aasawa. Enjoy your car. Enjoy your home. Isang kwento na lang po na talagang nung sinabing enjoy your home, noon po, bumili ako ng napakagandang sofa bed. Yun pong corner na velvet siya na talagang ano, magandang-maganda. Ginawa ko po, hindi ko inalis yung plastic. Sayang, sabi kong ganon. Pagtapos nung tinanggal ko yung plastic, pinalagyan ko ng cover, pinatahian ko. At bawal lang umupo, bawal lang humiga, bawal ang matulog, lahat bawal. Bakit? Eh kasi sayang, di ba? So, uupo lang dyan pag may bisita. Pero alam niyo po, lumipas ang panahon, nasira din siya. Diba? Ano siya? Eh kasi fabric yun eh. Diba? Kukupas, masisira, ganun. Alam niyo po, hanggang ibenta na yan, sisingsisi po ako during that time kasi lumampas po yung oras na dapat enjoy. Hindi ko na-enjoy siya kasi tiningnan ko lang siya ng tiningnan. Hindi ko na-enjoy na masarap palang humiga doon. Masarap palang, ano, lagi siyang may cover. Di po ba? Mga nanay ha, baka ganyan pa kayo ha. Nanay ko, di ka pa pwedeng gumamit ng mga ano, ng mga tuwalya. Lahat naka ano doon pag may bisita ginagamit namin yung mga luma, yung mga gutay-gutay, di ba? Kasi ano eh, di ba, sabi niya, hindi namin na enjoy, di ba? Enjoy nyo everything that you have doon sa cabinet nyo, yung mga spam nyo, kainin nyo na yan, buksan nyo na yan, wag na pag may bisita lang. Sabi niya, everything has its purpose, even nga yung habagat or storms that bring so much rain, may purpose yan. Sabi nga dito, tingpon natin yung verse 1. Sabi niya, there is an appointed time for everything, and there is a time for every event under heaven. Let us be remember that God appoints the times and seasons. Sabi dito, these words are words for every person, in every place, in every circumstances. God has appointed the times and seasons, the events of our lives, the happy and the sad, the easy and the difficult. Lahat po yan galing sa Panginoon. Number 2 is, we live in a world of change. The evidence of change is all around us. Sabi nga dito, spring comes, becomes summer, summer becomes fall, fall becomes winter, winter becomes spring, wet season becomes dry season, di ba? Sabi nga dito, the young become aged, the new ones becomes old, the computer runs slower, and my body gets weaker. Sabi dito, sakyan natin ang takbo ng panahon. Sabi niya, hindi pwedeng i-delayed at baka maiwan ka. Baka maiwan tayo sa takbuhin ng panahon. So we should always be ready. However, ito po ang napakaganda. Sabi nga dito, the seasons may change, however, God does not change. Sabi nga dito, kahit ano daw po ang mangyari sa buhay natin, lahat nagbabago. Ang atin pong Panginoon ay hindi magbabago. Meron pong ilang bagay lang na gusto kong i-share before we close. Lahat po magbabago, but in the next 10 years, I believe it will still be the thing na mangyayari. Sabi dito, the Bible will still have the answers sa lahat ng ating mga questions. And prayer will still work. The Holy Spirit will still move. God will still inhabit the praises of His people. There will be anointed preaching. There will still be the singing of praise.
God will still pour out blessings on His people. There will be room at the cross for His children. Jesus loves you and Jesus still saves. Tayo po lahat ay tumayo.